Kung inyong matatandaan, ang ating kalaban ng kanilang pangalan ay Talino Warriors. At ito nga ay hinango doon sa cliche ni Manuel Boy Mejorada. At syempre hanggang sa may mga dumating na bago, mga superstar, ginawa nilang superstar, ginawa nilang kapitapitagan, yun pala ay merong sariling interest, merong agenda na kumuha ng tao at yun nga para humiwalay at gumawa ng bagong grupo. Ang nakakatawa naman dito kasi ano, itong kumuha, itong dumating, bukod sa kinuha ang mga miyembro, bukod sa binrainwash yung mga miyembro para pumanig sa kanya at humiwalay sila at gumawa ng bagong grupo, ay pati yung pangalang Talino Warriors ay tinangay din. Kawawa naman si Balico nito. Sabagay karma na rin ni Balico to dahil siyempre nanggahasa ka ba naman ng kambing, ay ito na rin yung karma mo, di ba? So, sa halip na yung iniwanan na si Balico ay mariretain yung kanyang pangalan na Talino Warriors, ay hindi. Siya pa ang gumawa ng bagong pangalan na ginawa niyang Katotohanan Warriors. Ayan. So, yung mga umalis, yung tumangay na si Cervera, dala-dala niya yung pangalan na Talino Warriors at dinagdagan ng United Talino Warriors. It's very ironic kasi United, hindi naman sila United. Pero sige, hayaan na natin yan. Nonsense. Anyways, nakakatawa kasi, kumbaga, nung una, magkaisa sila, isang pinaglalaban. Ngayon, doon mo nakikita na meron, hindi nila pinaglalaban yung sinasabi nilang budol-budol. Hindi, kasi kung yun yung pinaglalaban nila, hindi sila nagkakaroon ng division. Okay, walang division dapat yan. Okay, ngayon, dalawang, in the past, dalawang grupo, yung Katotohanan Warriors at yung United Talino Warriors. Ayan. Ngayon, yung United Talino Warriors na humiwalay doon kay Balico, nagkaroon na naman ng division. So yung mga nasa United Talino Warriors, nagkaroon ng division naman. Ngayon, tatlo na. Ayan. Ang grupo ni Balico, ang grupo ni Cervera, at ang grupo ni Inday Marie. Oh, di ba? Ngayon, paano mo masasabi na sila ay ipinaglalaban ng sinasabi nilang budol-budol? Nako, wala na. Hindi sila magkaisa kasi, for example, nagla-live yung United Talino Warriors. Ang mga bashers ng United Talino Warriors ay maaring ay hindi lang yung nasa FLM family, kundi maaring yung nasa Katotohanan Warriors at maaring nasa panig ni Inday Marie, di ba? So wala na, hindi na ano, kwenta yan, mag-iiyakan lahat yan, maniwala kayo, doon lahat maghihiring sa Ilocos Norte yan at saka sa Cagayan. Okay boss, maniwala ka. Hahanapin nila yung kamatayan, hindi nila makikita. Meron pang ano, ang gagaling magsalita sa mga putang ina, nakakapanginig ng laman. Pero hayaan nyo na. Basta paglabas ko, umpisahan na nilang magpakamatay lahat. Huwag yan ang pag-usapan yan, i-stress lang ako. Nakaka-stress lang. Alam mo, ang mga sinungaling, kapatid din magnanakaw yan. Lagi mong tatandaan yan. Kung ano yung pinagbababato-bato nila kay FLM na scammer, budol-budol, lang grabe, rapist. Ayun. Eh bakit wala namang napatunayan kahit isa?
Di ba? Eh, mag-iiyakan lahat yan. Diyos ko po. Maniwala ka. Naisahan lang nila si FLM.